Hello everyone. For this interview, I invited one of Ilocos Norte's foremost fashion designers. Actually, he's not only a fashion designer, he's also an entrepreneur. Please welcome Ira Bailon. Hi, Ira. Ira, kumusta? Ay, hi. Oh, good afternoon po, Direk. Oo Ito, nga na. okay na. Tapos, Okay masaya. na. Okay na kayo dyan. Okay na ang Ilocos niyo. Bakto normal na after po ng malakas na bagyo, may kuryente na, maayos na lahat. Okay. Ira, matanong lang kita. Pakikwento lang sa audience natin. Paano ka ba nagsimula bilang fashion designer? Ako po, actually hindi ko po talaga alam kung anong year ako nag-start. Kasi ang nag-start ako sa ganito. Ang nanay ko po ay mananahi. Tapos may mga customer siya noon. Mga ano yan, mga early 20s ako or mga 20 ganyan. May mga customer siya na walang design. Tapos syempre, ang notion ng mga tao kapag alam mo na, pag gay ka, alam nila, ang akala nila, marunong ka talaga mag-design. Di ba? Automatic ng tao. So ako naman, bilang ganun na nga, syempre, ini-entertain ko naman sila, tapos nag-design ako for ano lang, usually dati, mga nag-JS, ganyan, JS, mga kamag-anak, may ano, o kaya may mga search ng mga bata, kasi may school na malapit sa amin, yun yung mga ginagawan ko ng damit dati, hanggang 2016, doon ako nag-boom talaga kasi may ginawa na ko ng wedding gown from Ilocos Sur na isa. Tapos nagustuhan nila and then magkakasunod na yan noon. Yung kapitbahay, yung mga kamag-anak, yun nung kinasal, sa akin na lahat nagpagawa. And then parang kumalat sa ano sa Ilocos Sur. Doon ako nagsimula sa Ilocos Sur po. Tapos parang bigla akong naging well-known na hindi ko naman inaasahan direct. Imagine Hanggang sa naging nirecommend na rin ako ng mga suppliers dito sa Ilocos Norte. Kaya ang kinakriter ko na dati, Ilocos Sur at Ilocos Norte, hanggang napunta ako sa Manila. Yun. Anyway, Ira, matanong lang kita.
Meron ka bang tinitingala na local or international fashion artists? At kung meron man, bakit? Bakit siya? Nung nag-i-start po ako, parang ang sikat na sikat noon ay sina parang sina Michael Cinco, si Francis Libiran, si at saka si Kari Santiago. Pag parang yun yung mga inspiration ko noon sa mga wedding gowns ko, which is na-achieve ko naman kasi parang every time na may kasal, parang sinasabi nila, o parang Michael Cinco yung gown mo, parang Francis Libiran, o kaya parang Kari Santiago. Parang ganun yung mga sinasabi. So, siguro sila yung mga naging inspiration ko kasi nagagandahan ako sa mga gawa nila, dun sa mga aesthetic nila, parang ang bongga. Dun, tapos meron din meron din ako mga friends dito na mga local ngayon na gumagawa ng mga inabel at saka yung mga aesthetic nila is ang gaganda talaga. Like sina, gusto ko rin sina Amor, Amor Albano, si Makalo Collection ni Ayan Raquel, at saka si June Samson, June Ah, si Pugal. June, no? June Pugal. Gaganda. Ang gaganda kuha nila lang sa mga inabel. Ira, ano ba ang paki ano for the information of our audience, so para lang sa mga nanonood natin, ano ba ang expertise mo? Anong linya? Saan ka komportable? Siguro mas karamihan sa mga clients ko is mga sa mga wedding gowns, mga suits, parang lahat parang suits sa barong. Tapos yun, mga Pilipiniana, karamihan sa mga clients ko, mga Pilipiniana ang mga pinapagawa. Siguro doon ako nag-re-excel Oh. hanggang ayun na, naging pati mga bayong pinasok ko na rin, di ba? Mamaya pag-usapan natin yan. Anyway, Parang ay Ira, sino ba yung Ira Bailon client? Anong klaseng client ang kliyente ni Ira Bailon? kadalasan mga dito kasi sa Ilocos Norte, di ba? Alam mo naman na maraming balikbayan dito, maraming mga taga-Hawaii, taga-Italy, taga-US, kung saan-saan, di ba? Maraming mga nag-work abroad. So, karamihan talaga sa kanila mga Pinoy abroad. Ayun, marami kang... Mga local din na usually yung mga attorney, mga doktor ganyan. May mga rin, may mga masa din, may Oo. mga parang lahat-lahat na. Oo, kunin mo na yan dyan. Ilan lang naman kayong designers sa Ilocos Store. Kunin nyo na. Magagaling. Oo. Anyway, Ira, bukod sa paggawa ng damit, gumagawa ka rin ng bags. Ang tawag nga ay Ira Bayong. Bakit ka nag-decide na pasukin din ang bag designing? Ano po kasi yan, 'di ba, nung pandemic, parang na may mga kasal din nung pandemic pero pa isa-isa. So syempre ako naman bilang marami rin tayong pangangailangan, marami rin tayong bills. Nag-isip ako ng ibang pagkakakitaan kasi nag-boom ako dati, 'di ba? Naalala niyo po yung sa mga face mask na Inabel. After 1 year noon, after 1 year, parang nagsawa na ako dun kasi parang the whole year yun yung ginagawa ko noon, 'di ba? Tapos nung nagsawa na ako, nag-isip ako ng ibang paraan para magka-income. And ang naisip ko yung mga bayong kasi dito, may nabili kasi ako kasi dyan sa Manila dati na bayong, nabili ko dyan noon. Tapos naisip ko na siguro pwede rin i-market ito dito sa Ilocos Norte. Ang target ko lang talaga dati po, Ilocos Norte. Yung mga tao lang dito kasi walang ganun dito, wala akong nakikita. Tapos nung pinost ko na, biglang na naman, ang karamihan na naman sa naging kliyente ko sa mga boy, yung mga abroad ulit. Lagi akong nagpapadala, weekly, abroad, may mga naging resellers, mga kung ano-ano. Basta parang halos lahat ng kontinent sa buong mundo, may nag-order sa Africa, meron sa India, ganyan, mga kung saan-saan talaga. Ira, at after the pandemic at saka pagkakakitaan naman, why not, di ba? Diba? Opo. Di ba? Sa panahon ngayon, kailangan jack of all trades eh, di ba? Para lang, di ba? Kailangan natin mag-survive. Correct. Oo. Kasi tayong bills. Oo. Ira, isa ka na sa mga kinokonsidera na talagang foremost designer diyan sa Ilocos Norte, no? Kung sabi nga nila, the person to watch out for, si Ira Bailon. Ano ang ginagawa mo para ma-prepare mo yung sarili mo sa ganong klaseng, well, role or responsibility? Kasi nga, di ba, nawala na si Edgar Madamba, so kayo na yung mga susunod na designers.
ano na yung anong paanong preparation mo para dumating ka na doon sa punto? Ano po, yun na nga po yung ano, nakakatakot na part na malaki yung expectation ng mga tao sa iyo, di ba? Tapos pag nagkamali ka ng konti, parang napakabigil sa kanila. Yun yung nakakatakot. So, ang ginagawa ko lang, ano lang, nag-i-innovate. Nag-i-innovate ng mga bagay-bagay para hindi lang ako mag-stick kung ano yung nagawa ko na noon. Gagawa ulit ako ng mga ibang bagay para mapansin ulit. Para ano, mag-explore. Gaya ng yung sa Bayong, sa Barong din, ganito rin. Parang lahat-lahat na yun, parang naging trademark ko na dito sa amin. Ira, ano ka, ano, known ka sa pagpo-promote ng Inabel, no, which is the product of Ilocos Norte, no? Yung fabric na yan, nag-gain na ng momentum sa mainstream fashion. 'Di ba? Sa tulong ninyo, kayo-kayo yan eh, kayo naggumagawa niyan diyan eh. Ano ba ang plans mo para sa Inabel? Sa Inabel, po parang nagawa ko na lahat. From 'di ba dati pa nung hindi pa masyadong uso, nung nag-start ako sa Manila, 'di ba? Yun na yung mga ginagamit ko sa mga fashion shows. Naalala mo po doon sa Manila Hotel, yun na yung ginamit ko noon. Tapos parang lahat doon sa Miss Intercontinental, laging may ano, may touch of Inabel kahit kunti lang para ma-promote ko yung Inabel kasi maganda talaga yung fabric. Hanggang nakagawa na ako ng mga damit, mga jacket, ito parang itong suot ko, Inabel ito. Correct. Tapos sa mga bayong, ginagamit ko na rin. Tapos dito sa restaurant, ginawa ko na rin upuan yan. Upuan, tapos doon sa ceiling, parang, yung po, yung nakikita niyo po yung red doon sa likod ko. Ginawa ko parang decoration. Parang lahat. Kasi ang Inabel naman kasi ano yan eh, pwedeng gawin mo kahit ano eh, damit, pwedeng decoration, di ba lahat parami eh. Kasi ang ganda, tsaka ang daming patterns, lahat yata ng kulay meron. Meron, oo. Maganda nga yan eh. Kung unlimited ang design ng Inabel. Oo. Kaya maganda. Tapos Ira yan, nag-ano ka sa Inabel, ano? Sa karir mo, ano ang, paano mo nakikita yung sarili mo in 10 years? In 10 years, siguro ano, sana mayaman na ako by that time. Naku, hindi pa ba? Hindi pa ba? Hindi pa ba? Lang, charot. Sana Anyway. pag by that time, malakas pa ako. Pag malakas pa ako, siguro nagde-design pa rin ako. Kasi sayang naman yung talent, di ba? Tapos eto, sana mag-boom na rin tong restaurant para Ayan. at least magandang future. O, ikaw mismo nagsabi restaurant. Yan talaga yung Yes. aking next question. Nag-open ka ng sarili mong ng restaurant mo dyan for a taste of Ilocano culinary delights, di ba? Yung talagang yung ano mo eh, di ba? What may, anong, bakit ka nagdesisyon na magbukas ng restaurant? Ano kasi ako, parang ako kasi, iniisip ko yung future ko kasi hindi naman ako forever na magiging bata kasi may mga ano, may mga generation naman na susunod sa akin na siguro mas magaling, mas fresh yung mga ideas, ganyan. So iniisip ko na what if time will come na yun nga, hindi na ako makakawa ng mga damit, kunti na lang yung kliyente ko sa damit kasi may mga bago na. So naisip ko, venture ng isang business na kahit hindi na ako gagalaw someday, may income pa rin ako para sa future, parang ganun. Ayan yung ano, no, yung pagiging entrepreneur mo eh. No? Kahit fashion designer ka, entrepreneur ka din eh, no? Dahil yung naiisip ng negosyo. Kasi mahirap na. Oh, typical Ilocano, no, masinop, ma ano na, kailangan ma-secure yung future, di ba? Ngayon, speaking of future, no, sabi mo nga kanina, hindi ka forever bata, hindi ka forever malakas. Ano naman ang sasabihin mo sa isang bata? Sabihin natin, 10 years old, na lalapit sa iyo, sabihin, Kuya Ira, paano po ba maging designer na katulad ninyo? Anong advice ibibigay mo sa akin? Nako, sa ang sasabihin ko habang bata pa sila, kung ano yung talent nila, yun na yung i-enhance nila kasi kahit kunwari mag-aral sila, maging teacher, maging doktor, maging ano, kung
kung yung talent talaga nila, lalabas at lalabas pa rin yan. At saka, magagamit talaga nila yan na pwede nilang pagkakitaan din someday. Pwede maging racket kahit may profession silang iba, which is, yun naman yung mga ginagawa ng mga iba, di ba? Direct. Ira. So, Sige, sige. i-enhance nila talaga yung mga talent nila habang bata pa sila. Ira, ikaw talaga, kilala ka na. Ginagamit mong inabel. Di ba? Ginagamit Yes. mo talaga yung inabel. Paano mo mai-encourage ang kapwa mo designers para i-explore ang paggamit ng Filipino materials? Anong pwede mong ma-advise sa kanila? Ano yan? Magandang pagkakitaan. Kasi aside from maganda yung marami kang magagawa sa Inabel at saka unique kasi at saka thankful kami sa Ilocos Norte, mga Ilocano kasi meron kaming Inabel. May mga provinces yata na wala silang sariling mga ganyan or hindi masyadong sikat. Yung sa amin talaga, nag-boom talaga sa market. So which is, ano yan, advantage namin na mga taga Ilocos Norte or sa Ilocos region, ano sila, dapat i-explore nila kung ano yung mga pwedeng gawin sa Inabel at saka magandang pagkakitaan. Lalong-lalo na ngayon kasi nakikilala na siya at saka pag sinabi mong Inabel, talagang may dating. Iba yung dating. Parang may social, parang ganyan. Aira, mag-promote ka naman ng mga ano mo, like yung restaurant mo, yung Aira Bayong, at saka yung pagiging fashion designer mo. Paano pa nila makukontak? Pakipromote naman para naman maraming Ano? Meron ano lang niyo po ako, i-PM niyo lang po ako sa aking personal na account. Meron po akong ano pala, meron akong ngayon ang ginagawa ko is aside from being sa designer and kadalasan mga wedding at saka mga Filipina na gowns ang ginagawa ko, mga barong, mga suits. Pwede niyo po kong kontakin sa aking Facebook which is ano, Ira Bailon. Sa Instagram, ganun din, Ira Bailon din. At saka sa restaurant namin, meron kaming page na Ilocos Nortes. Yun po. Ilocos North Taste. Yes po, Ilocos Nortes. Nandyan pa rin yung Ira Baro, Bayong. Nandyan pa rin. Ay, yes po, Ira Bailon din po. Meron pa Oo. rin, kahit, actually, yung nakakatuwa, direct, kahit hindi ako nagpo-post masyado, kasi ang dami ko nang pinopost, diba? Naging busy na rin ako. Although may mga available na mga bayong pa rin naman, yung mga tao na talaga, yung nagme-message sa akin na nag-o-order kahit hindi ako nag-post, parang alam na nila, parang naging icon na pag sinabi mong bayong, dito sa Ilocos Norte, parang Ira Bayong talaga, yung naiisip nila kaagad. Kanina may meeting ako na umaga. Ang daladala ko, Ira Bayon. Ay, bongga. Oo, Thank you. daladala ko siya. Dadaladala ko siya. At komportable kasi. Binigyan po ako ni Ira nung nag-show kami sa Ilocos Norte nung December 2021. Eh, talagang gusto ko yung bag niya. Nagkataon kanina, yun ang dala ko. Yun, suot-suot ko yung tote bag na binigay ni Ira. Thank you, Ira, ha? Nagamit ko kanina. Hindi, nagagamit ko siya sa iba. Ang dami yung nagtatanong eh. Pinapakita ko yung tatak mo. Aira Bailon yan, Ilocos Norte. Sabi mong ganon. Parang at saka lahat-lahat ng ano parang may lahat ng product ko may ano katunog ng pangalan, di ba? Aira Oo. Bayo. Ito itong ano yung Inabel dati, Irabel, di ba? Tapos sa jacket, parang naman Ira Barong. Tapos meron kaming product dito sa restaurant na ano din inasal. So ang ginawa ko na naman, Irasal, di ba? Magkaka-rhyme lahat. Alam niyo po, itong si Ira, very maganda po yung humor nito eh. Tawa lang kami ng tawa pag nagkikwentuhan kami niyan. Maganda po ang humor. Kita mo pati doon sa pangalan ng kanya, ano, very witty, 'di ba, yung Ilocos North Taste. Doon ako natuwa. Ilocos North Taste. Kasi ang ano naman namin dito mga Ilocos cuisines pero na-upgrade parang ganyan. With a twist. Opo. Ayun. Anyway, Ira, maraming salamat. Alam ko marami kang ginagawa. Buti na lang, closed ang restaurant mo for today at nagawa mong magpa-interview. Pero maraming salamat. I hope to see you one of these days. Pag bumisita ako dyan, i-inform kita. Sige po. Thank you po, Direk. Okay, bye-bye. Bye-bye po.